Eastman Auto Glass and Aluminum Supply. Ngayon po ay i-share ko sa inyo kung ano po yung mga iba't ibang klase po ng effect po ng reflective glass. Kapag kaumaga at sa gabi kapag meron na po tayong mga ilaw. Kasi marami pong hindi po nakakaalam. Akala nila pag sinabi po natin yung reflective glass, automatic po siya na hindi natin nakikita yung loob ng ating bahay. Ngayon po, ipapakita ko po mismo sa inyo yung effect po niya. Kung saan po yung parte na nakikita natin kapag may ilaw. Depende po kasi yan sa liwanag. Hindi porket po sinabi po natin reflective glass, automatic po siya na hindi natin nakikita yung kabilang side. So, yun po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, paki-subscribe nyo na din po yung aking channel para sa susunod po natin mga video ay ma-update po kayo at sana po magustuhan nyo po itong video na to. Sana po makatulong din sa mga gusto pa-install sa inyong mga bahay. Ito po yung aming garahe. Ito po yung aking opisina, pinagawang opisina para lagayan po ng aking mga gamit. Ito po yung ginamit po natin dito, reflective green glass. So makikita ninyo para po siyang mirror dahil ang effect po niya, yung reflective po nandito po sa labas. So para po siyang mirror, gawa po ng maliwanag po dito sa labas. So kung mapapansin niyo, hindi po natin siya nakikita sa loob. Bakit po? Gawa po ng wala pong ilaw po doon sa loob. So kumbaga madilim po doon sa loob. So hindi niyo po siya masyado mapapansin kung anuman po yung laman niya sa loob. So ganun din po yung ating window. Ito po palang mga window na to, ito po yung 900 series na super white. So ito pong mga glass na to, green reflective po yan. Nandoon po sa loob yung ating green. So ang makikita nyo lang po dito is yung reflective. Ipapakita ko din po sa inyo kung ano yung effect po niyan kapag ka nakabukas po yung ilaw doon sa loob. Depende po kasi yan doon sa liwanag ng area kung alin po yung makikita natin. So ayun po, isishare ko na rin po sa inyo yung aking storage. Yan po, bali swing po yan, tapos ginamitan po namin ng YP200 po na white. So ang ginamit po naming hinges dito, yung piano hinge na stainless para po kumbaga sa durability tsaka po sa alignment mas maganda po siyang gamitin. So ito pong pintuan na to, sobrang gaan din po niya, tapos ginamitan lang din po namin siya ng magnetic catches. Ayan no, YP200 po ang ginamit po natin dyan. So balik po tayo dito sa reflective glass. Buksan po natin yung ating sliding door. Bubuksan ko po yung ilaw. Ayan po. So ang oras po ngayon ay 3 PM. So nakabukas po yung ilaw nyan. Kung mapansin po natin, medyo naaninag po natin yung sa loob. Kaya yun po yung binabanggit ko sa inyo. Depende po yan doon sa liwanag sa area. So medyo kita nyo na po yung loob. Pero syempre po sa unang tingin, hindi nyo po siya basta-basta makikita po yung tao. Kasi kumbaga yung sa reflection po niya, ayan po oh. Kumbaga tayo pa rin po yung sarili nyo pa rin po yung una nyo mapapansin. So yan po ang effect niya pagka ganito pong may araw pa, may liwanag pa. So ayan po yung bintana ho, yung window po, dahil mas malakas po yung liwanag na nagre-reflect po dito, halos hindi nyo rin po makita pa rin po yung loob. So depende po talaga siya doon sa liwanag. Ayan po.
Pasok po tayo ngayon para makita ninyo yung effect naman po niya pag nasa loob tayo. Ayan. Ayan, nasa loob po tayo. Kitang-kita po natin yung labas. Pero yun, katulad doon kanina, ito po yung window doon na pinakita ko sa video. Sa video kanina, sa labas kanina. So, baliktad po. Kitang-kita po natin yung labas, pero hindi po tayo nakikita sa loob. So, ito naman po yung ating view sa loob. So, kita nyo po yung labas. Kitang-kita po natin yung labas, pero hindi po tayo ganun kakita doon sa loob nung nasa labas po tayo kanina. So, ito po yung 900 series na section, na profile ng aluminum. Ginamitan ko din po siya ng automatic na sliding door closer para in case po na lalong-lalo na po sa commercial, sliding po ang inyong ipinakabit, pwede po itong gamitin para at least kahit labas-pasok po yung tao, hindi na po kayo obligadong kayo pa po mismo yung magsasara. Para hindi yung mga album, mga naka-aircon po, hindi po siya, yung lamig, hindi po siya lumalabas masyado. Ayan po. Yung tag po natin dyan, sliding door closer. Yan po. Tapos, ito pa hong isa. I-share ko na rin po yung ating cabinet. Ayan po. Reflective glass din po yan. Pero, ang ginamit ko po dyan, brown reflective. Yung laman ng aking cabinet, mga collections ko po. Yan, hindi nyo nakikita ho yung loob. Ngayon po ay time check po ay 6:25 po ng gabi. Ngayon po ay i-share ko po yung effect ng reflective glass kapag ka po gabi para makita ninyo po ano yung epekto niya. Ayan po ang effect niya sa gabi. So hindi pa rin po natin makita yung loob kasi wala po siyang ilaw. Meron lang pong isang ilaw na nakasindi. Ito po, kung mapapansin ninyo, yung dito po sa bintana sa harapan, at hindi rin po talaga makita yung loob. So ngayon, no, titignan natin kapag bukas na po yung ilaw sa loob po ng ating bahay. Bubuksan ko po yung ilaw para makita po ang diferensya kapag bukas po ang ilaw. So, ito po. Kita na ho yung loob ng ating tahanan or kwarto. Kitang-kita na po. Dahil, kumbaga, lamang na po yung liwanag sa loob ng ating bahay. So, kung makikita nyo, ayan. Klarong-klaro na po yung kung ano po yung laman ng ating bahay. So, ito po yung bintana kanina. So, yan, makikita po ninyo, kita na po yung loob. Dahil po, madilim na dito sa labas, maliwanag na po dun sa loob. So, ngayon, papasok po tayo sa aking opisina para pakita ko naman po sa inyo kung ano po yung effect niya kapag po nasa loob tayo. Ito naman po yung kapag ka nandito tayo sa loob, ayan po yung green reflective. So hindi po natin nakikita po yung labas. Katulad po kaninang umaga, nung meron pa pong araw, kitang kita po natin yung
labas ng kwarto o ng opisina. So ngayon no, ngayon din ho nag-effect po yung pagka green reflective niya. Kumbaga kitang-kita unaw natin yung pagka green niya dito sa loob. Unlike po kanina, hindi ho natin masyadong mapansin. So ayun po ang effect niya. So hindi na natin nakikita sa labas. So ayun po, kailangan lang din ho natin mag-ingat, dahil syempre baka mamaya meron pong tao doon sa ating labas na bahay, hindi natin alam, tinitingnan na pala ho yung minamanmanan na ho yung loob ng ating tahanan. So I suggest po, magkaroon po kayo ng kortina dito sa loob, parang sa ganun, sa gabi ho, eh ma-prevent po yung matatanaw po yung loob ng ating tahanan. So isa pa hong, isa din hong parang para makontra ho natin yung pagka-reflect niya, para makita ho natin yung labas kahit na gabi, kailangan ho natin maglagay po ng ilaw doon sa labas. Parang nasa ganun, yung reflection niya matatanaw po natin yung nandoon sa labas kahit na once po kasi na nagkaroon ng liwanag dun sa labas, makikita na ho natin. So yun po ang conclusion na effect po ng ating ginawang review ngayon sa reflective glass. So once po na pagdating na ng gabi, nagiging baliktad na ho yung effect niya, gawa ho ng yung ilaw kadalasan nasa loob lang ho ng ating bahay. So ayun po ang ating review. Sana po magustuhan ninyo at sana po makatulong po doon. Kasi baka mamaya nagpakabit po kayo ng glass sa mga window tapos hindi nyo alam ganun po pala yung effect. So may tendency po na mapag-aralan po yung loob ng inyong tahanan. So yun po, keep safe po lagi at marami pong salamat sa mga manonood. At sana patuloy pa rin po kayong manood ng ating video at mag-subscribe na rin po. Maraming pong salamat po ulit.